us in one chorus of praise. For in our hearts you've awakened your seeds of love, mercy and grace. We extol you, O King of Kings, the Provider and Forgiver. Sa ating lahat, mga ka-curious. At ngayong araw na ito, no, we celebrate the Feast of Christ the King, or tinatawag rin nating the Solemnity of our Lord Jesus Christ, King of the Universe. Hi there, this is Mitch Hager, Catholic. Please don't forget to subscribe Mr. Curious Catholic on Facebook and YouTube. Marami po kayo matututunan doon. We extol you, O King of Kings. Isa po ito sa napakahalagang selebrasyon ng ating simbahan bilang paalaala sa mga mananampalataya na si Kristo ay hari at higit sa lahat ng mga makamundong hari at otoridad. And it also reminds our leaders na dapat bigyan ng pagpapahalaga ang simbahan ni Kristo na kanyang katawan. At sa pamamagitan nito ay maipakilala sa buong mundo si Kristo at matanggap natin ang kanyang kaharian na hindi natitinan. Wow! At ito nga ang ginagawa ng simbahan. Sa huli, ibinahagi ng mga tao ng Diyos sa maharlikang katungkulan ni Kristo. Ginagamit niya ang kanyang pagkahari sa pamamagitan ng pagbuhit ng lahat ng tao sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay ng muli. Si Kristo, na hari at Panginoon ng Sansinukob, ay ginawa ang kanyang sarili na tagapaglingkod ng lahat, sapagkat siya ay hindi naparito upang paglingkuran kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Para sa Kristiyano, ang maghari ay paglingkuran siya, lalo na kapag pinaglilingkuran ang mga maralita at mga nagdurusa na kinikilala ng simbahan ang larawan ng kanyang maralita at pagdurusa. Tinutupad ng tao ng Diyos ang maharlikang dangal nito sa pamamagitan ng pamumuhay ng may katapatan sa paglilingkod kay Kristo. Ang selebrasyon na ito ay isa rin sa pinakamahalagang pagmamalaki ng isa pa nating selebrasyon patungkol sa ating Panginoon na Feast of the Ascension. Nice. Na sinimula ni Pope Pius VI noong 1925. Originally, sineselebrate ito sa huling linggo ng Oktubre, ngunit sa bagong liturgical calendar na ipinahayag ni Pope VI noong 1969, ay itinuon ang selebrasyon sa huling linggo ng Ordinary Time, kung saan ang tema nito ng paghahari ni Kristo ay ginawang angkop sa pagtatapos sa liturgical year. At isa sa pinakamalaking rason kung bakit isinasagawa ito ng simbahan ay upang tumugon sa isang mundo na tumatanggi kay Kristo at pinangungunahan ng sekularismo. Kaya paalala nga sa atin, huwag ibigin ang mundo o ang mga bagay sa mundo. Kung ang sinuman ay umibig sa mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang mga pita ng laman at ang mga nasa mga mata at ang pagmamataas sa mga ari-arian ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas kasama ng mga nandito. Ngunit ang sinumang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Inaasahan ni Pope Pius na sa pamamagitan ng pagseselebrate ng kapiyestahan na ito ay magdudulot ito ng mga sumusunod na benepisyo. Una, na ang taunang pagdiriwang na ito ay tutulong sa mga tapat na magkaroon ng lakas sa kanilang tunay na hari, si Jesucristo. Paalala nga ni San Pablo, naway ang Diyos na nagbibigay ng pagtitiis at pampatibay ng loob ay magbigay sa inyo ng parehong saluubin ng pag-iisip sa isa't isa gaya ni Kristo Jesus. Pangalawa, na ang mga pinuno ng mga bansa ay kilalanin na sila ay dapat magpasakop at magbigay ng paggalang kay Kristo na hari. Ayon nga sa sulat ni San Pablo, na sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, at kilalanin ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Pangatlo, na makikita ng mga bansa
na ang simbahan ay may karapatan sa kalayaan at naiiba sa estado. Sa mga panahong ito, nahinahamon tayo sa ating pananampalataya at sa ating kakayahang sumamba ng sama-sama, alalahanin natin na si Jesucristo ang ating hari na naghahari magpakailanman. Dagdag pa nga ni San Pablo, sapagkat sa kaniya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, nakikita at hindi nakikita, maging mga luklukan o mga kapangyarihan o mga pinuno o mga awtoridad. Lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. At pangapat, na dapat parangalan at kilalanin ng mga individual si Jesus bilang soberanong hari at tularan ang kanyang pagkaloob ng sarili, ganap na kinatawan sa krus. Bilang pagtutulad sa kanilang hari, koronahan ng tinik, ang mga individual ay makakatulong sa pagbibigay ng pag-ibig, ginhawa sa mga nagdurusa at tumulong na ipahayag ang mabuting balita ng paghahari ni Kristo sa daigdig ngayon. Na siya namang tugon ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. At alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na tinatawag ayon sa kanyang layunin. Sa pagiging hari ni Kristo ay kanyang ipinakilala ang kaharian ng Diyos. At sa kanyang promesa sa atin, ito ang kanyang tugon. Huwag hayaang mabagabag ang inyong mga puso. Sumampalataya ka sa Diyos at maniwala ka rin sa akin. Ang bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta ako roon upang ihanda ang isang lugar para sa inyo? At kung ako'y umaon at makapaghanda ng isang dako para sa inyo, ako'y babalik at isasama ko kayo sa akin upang kayo rin ay maroroon kung saan ako naroroon. Kaya dapat tayong magalak dahil kinikilala natin si Jesucristo na hari sa lahat, na siyang maglalaan para sa atin ng lahat ng ito. Oh my God! Wow! Kaya nung naparito siya sa lupa, ang salitang The Kingdom of God ay bukang bibig rin ng ating Panginoon. Katunayan, nabanggit ito 24 times sa Ebanghelyo ni San Lucas at 39 times sa Ebanghelyo naman ni San Mateo. Jesus never defined the kingdom. Ngunit, inilarawan niya ito sa pamamagitan ng talinhaga o parables. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, sinaysay niya ang 6 na parables o talinhaga na sinisimulan niya sa salitang The kingdom of God is like, in Matthew 13 verse 44, The kingdom of heaven is like treasure in a field. In verse 45 to 46, The kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. Matthew 13 verse 52, The kingdom of heaven is like a master of a house who brings out of his treasure both what is new and what is old. In Matthew 13 verse 33, The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in the 3 measures of flour. In Matthew 13 verse 31 to 32, The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. In verse 47 to 50, the kingdom of heaven is like a net that fisher folk threw into the sea. Kaya ayon nga kay Pope Benedict, ito ang kanyang sinabi. Dito makikita natin na ang kaharian ay hindi isang bagay. Ito ay hindi isang geographical na paghahari tulad ng makabundong kaharian. Ito ay isang tao, ito ay siya. Sa interpretasyong ito, ang terminong kaharian ng Diyos ay mismong isang nakatabing Christology. Sa paraan ng pagsasalita niya tungkol sa kaharian ng Diyos, inakay ni Jesus ang mga tao ang napakalaking katotohanan sa Kanya, ang Diyos mismo ay naroroon sa gitna nila, na Siya ang presensya ng Diyos. Kaya pagsikapan natin na matanggap ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagkilala natin sa kay Jesucristo na nag-iisang hari sa buhay nating mga Kristiyano. Nice. Muli po, maraming salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri.